Parang nadadivert yung ating attention sa mga tunay na problema. Yan, di ba? Halimbawa, yung rice tariffication. Na yan, no? For the past 4 or 5 years. Hmm. Ang sabi nila ngayon ng mga Bantay Bigas Coalition, sabi ng Ibon na yung sahod per hectare ng mga magkataka from 33,000 ay bumaba sa 19,000 dahil sa rice tariffication. So ang laki nung nawala. Na dapat sila pala tutulungan, pero baliktad na nangyari. Yeah, kung ibubunggo mo sa inflation, ay siguro kalahati na lang yung halaga na dati ay kinikita ng magsasaka per hectare ng bigas, no? Eh ngayon ay nangalahati pa, no? So isa yan sa mga problema na dapat hinaharap natin imbis na ma-divert yung attention natin sa isang hayop na hindi natin alam kung anong klase, no? Yung makikipan na yan, no? Kalawa, itong inflation natin, record high, 8.7%, no? At isang pinanggagalingan niyan ay pagkain, which is basically agriculture. Ikalawa ay enerhiya, tayo yung pinakamahal ang kuryente dito sa ating rehiyon, no? At ikatlo, yung renta ng mga bahay, no? Yan yung mga pinanggagalingan. Eh yan muna yung harapin ng gobyerno. Imbis na biyahe ng biyahe, imbis na maharlika ng maharlika, no? Yan muna yung harapin itong mga problemang ito. Halimbawa, nag-triple ang presyo ng fertilizer, no? Paano aayusin niya ng gobyerno, no? Kaya huwag tayo magpa-divert, no? Focus tayo.